Nito lang mga nakarang araw ay nagulat ang marami dahil sa Satan Conference na ginawa sa Boston. Nagtipo ng mga satanista upang ipagdiwang ang hindi nila pagsunod sa Diyos. Dito ay pinapakita ang leader na babae ng kulto na pinupunit ang Biblia kung saan nakalagay ang salita ng Diyos. Ito daw ang 10th year anniversary ng kulto ng mga satanista. Kaya ibig sabihin na matagal na itong nabuo, kaso ay ngayon lang sila unti-unting lumalabas ng harapan sa publiko. Ginagawa daw nila ito nang sa ganun ay mapalaya sila sa pagkontrol sa kanila ng Diyos. Sinasabi ng ilang mga miyembro nito na hindi naman daw talaga nila sinasamba si Satanas. Pero sapat na ang ginagawa nilang pag-reject sa salita ng Diyos para sila ay maging satanista. Dahil nga naman, kung tinutulig sa ng tao ang utos ng Diyos, kahit hindi man niya sinasamba ang Diablo ay automatic na kasama siya nito. Dahil nga tulad ni Satanas noong unang panahon ay nagrebelde siya sa Diyos dahil siya mismo ang nagnanais na maging Diyos kaya siya pinatalsik palabas ng langit. Itong Boston Satan Conference ay nagpapatunay lamang na totoo ang nasa Biblia at malapit na talaga ang araw ng pagbabalik ng Lord Jesus Christ. Matthew chapter 24 verses 11 to 12. Maraming lilitaw na mga bulang propeta at ililigaw ang marami dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Maliban sa pagpunit sa Biblia ay malakas pa nilang sinisigaw ang Hail Satan bilang pagiging proud na mga satanista sila. Pinakita din na tinapon nila ang pera at ang isang watawat ay kanilang pinagpupunit bilang pagpapakita na hindi daw sila pwedeng kontrolin ng kahit anong gobyerno sa kanilang paniniwala. Para sa mga Kristiyano ay naintindihan na natin na ang pattern ng gobyerno sa mundo ay hindi lang gawa ng tao, kundi ito ay pattern na mula sa Diyos. Dahil ang Diyos din ang gumawa ng mga gobyerno nang sa ganun ay mabantayan ng mga mamamayan ng isang bansa. Basta ba ang alituntunin ng bansa ay naaayon sa utos ng Diyos, tulad ng bawal pumatay, bawal mang-rape, bawal gumawa ng masama sa kapwa-tao. Sa pagtuligsan ng mga satanista na ito sa Diyos ay naipapakita lamang na naabot na natin ang panahon kung saan nagiging hindi na makapag-isip ng tamang mga tao, lalong-lalo na yung mga taong wala ang buhay kay Kristo Jesus. Maliban sa mga pagpupunit na pinagagawa nila, ay gumawa din sila ng unbaptism. Unbaptism daw, nang sa ganoon, kung nagpabautismo man sila mula sa anong relihiyon na pinagmulan nila, ay hindi na sila konektado. Ang baptism ay nangangahulugan ng pag-alay mo ng iyong sarili sa Diyos. Nagsisi ka na sa dating makasalanang ikaw at sa iyong pagpapabautismo ay tinatanggap mo na na ikaw ay pag-ari ng Diyos o ng Lord na pinagsisilbihan mo. At para sa ating mga Kristiyano ay ang Lord Jesus Christ ang may-ari sa atin. Kaya itong unbaptism na ito na sinagawa ng mga satanista ay pag-reject o pag-denounce sa dati nilang pagtanggap sa Diyos. At sasabihin ko na sa iyo kapatid at kaibigan na ito ay napakadelikado. Ang pag-reject o hindi pagtanggap sa Diyos ay nangangahulugan ng kamatayan. Isa itong uri ng kamatayan ng pagkakahiwalay sa presensya ng Diyos. Ito yung unang kamatayan na nangyari noon kina Adan at Eva sa Garden of Eden kung saan nawalay o napahiwalay sila sa presensya ng Diyos. John chapter 3 verse 18. Siya na sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na, sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya ang isang tao, kapag hindi niya tinanggap ang Lord Jesus Christ bilang manunubos niya, ay automatic na patay pa rin siya at hiwalay sa Diyos. Kaya napakalaking pagkakamali talaga kapag ang isang tao ay sumama sa mga satanista na ito kung saan pinapawalan nila ng bisa ang pagtanggap nila sa Diyos, through Christ. Alam niyo kasi mga kapatid na nanonood ngayon, ang layunin ng satanismo ay upang mapalayo ang mga anak ng Diyos na tao sa Diyos. Isa itong strategy ng mga atheist o mga taong hindi naniniwalang may Diyos nang sa ganun ay maging normal ang mga hindi normal o masasamang bagay sa paningin ng Diyos. Ginagawa nilang normal yung mga hindi nararapat na ginagawa ng isang Kristiyanong mananampalataya ng Diyos, katulad na lamang ng pagiging bakla at tomboy, gender alteration or gender transfiguration. Ginagawang baliktad yung normal na pagkakagawa kina Adan at Eva. Pati na yung abortion ay ginagawang normal nang sa ganun ay mas malayang mga tao na mamuhay sa laman. Alam naman natin ang goal lang ng Diablo at ng mga kampon nito ay nasa John chapter 10 verse 10. Ang magnanakaw ay hindi pumarito malibang siya ay magnakaw, pumatay at maminsala. Ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito na may lubos ng kasaganaan. Kung dumating ang Lord Jesus Christ para magbigay ng bagong buhay sa espiritu, ay kabaliktaran naman ang habol ng Diablo. Nais nitong marami ang mamatay dahil tinuturo nito sa mga tao kung paano mamuhay sa laman. Katulad ng nasabi natin na abortion at kabaklaan at katumboyan, ginagawa itong normal sa mata ng mga tao nang sa ganoon, kapag ginawa ito ng isa, ay tutularan din ito ng iba pa at magrarason na lang sila na ito ay normal. Ang ilan pang mga halimbawa ng pamumuhay sa laman ay ang pagpapalit-palit ng asawa na parang damit,
o yung divorce at kasama na rin yung maraming asawa at yung paggamit ng droga. Ang mga bagay na ito ay normal na sa ibang bansa dahil may mga batas pa na sinusuportahan ng mga ito na pwede itong gawin ng isang tao. Ngunit kung tutuusin ay hindi sana ito approved sa mata ng Diyos. Romans chapter 8 verse 6. Ang mag-isip sa makalamang kalikasan ay kamatayan. Ang mag-isip sa espiritu ay buhay at kapayapaan. Malaki ang pagkakaiba ng nabubuhay sa laman at nabubuhay sa espiritu. Kapag nabubuhay sa espiritu ay hindi ang sarili ang pinapapurihan kundi ay ang Diyos na nagbibigay ng bunga ng espiritu. Samantalang ang pamumuhay sa laman ay talagang yung kasiyahan ng pisikal na laman ang pinapakain dito. At syempre, dahil masarap ito sa laman ay marami ang gumagawa nito at nagrarason na lang sila na normal naman ito. At sa ngayon ay ito namang pagsali sa satanismo ang naiisip nilang paraan para malaya nilang mapakain ng kasiyahan ng laman. Automatic kasi ito mga kaibigan at mga kapatid na kapag naging normal na relihiyon ang satanismo ay kasunod na maging normal din ang masasamang gawain ng mga nabangkit natin kanina. Pero ganun pa man mga kaibigan na nanonood ngayon, huwag po tayong magpadala sa emosyon na ating nararamdaman. Sigurado akong marami na naman ang magre-react at magsasabi ng mga hindi magagandang bagay sa mga taong nakisali sa Satan Conference sa Boston. Katulad ng reaksyon ng marami noon sa nangyaring Satan Carnival Parade sa Brazil. Maraming nagsumpa sa mga taong nakapanood at marami ang nagsaya dahil sa pagkaba ng Brazil pagkatapos nilang magparada ng estatwa ng Diablo. Ngunit ito sanang dapat nating maisip mga kaibigan at kapatid kay Kristo. Huwag po natin silang isumpa o pagtawanan kung sakaling ang Boston Satan Conference na ito ay mabuntutan ng masamang pangyayari. Dahil ang totoo ay dapat natin silang kaawaan, lalo na yung mga taong gaya-gaya dito sa Pilipinas. Dahil kapag may satanista at atheist doon sa Amerika, ay mayroon at mayroon din dito sa Pilipinas. Ang mabuting gawin na lang nating mga Kristiyano na nagkataong nasa Pilipinas ay ipagdasal na lang natin ang mga taong ito na muli nilang matagpuan ang daan patungo sa Diyos through Jesus Christ. Proverbs chapter 24 verses 17 to 18. Huwag kang matuwa kapag napapahamak ang iyong kaaway. Dahil kapag nakita ng Panginoon na natutuwa ka, hindi niya ito magugustuhan at hindi na niya parurusahan ang iyong kaaway. Ezekiel chapter 18 verse 23. Ako ang Panginoong Diyos ay hindi natutuwa kapag namamatay ang masama. Masaya ako kapag nagsisisya at patuloy na mabuhay. Dito sa mga tekstong ito ay pinapaliwanag na masaya ang Diyos kapag ang mga taong masasama na tumalikod sa Kanya ay muli siyang hahanapin. Siyempre, ang mga tao ay gawa ng Diyos na tulad ng Kanyang imahe at katangian. Kaya lahat tayo ay tinuturing Niyang sa Kanya. Kaya nga Niya binigay ang Lord Jesus Christ na manunubos ng mga tao at ng buong mundo. John chapter 3 verse 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Kapag ang Lord Jesus Christ ang nagtatrabaho, ay walang condemnation. Hindi tayo naging Kristiyano nang walang dahilan, o di kaya ay para lang iligtas tayo at wala na tayong gagawin, o hindi naman kaya ay apihin natin ang mga hindi Kristiyano. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa'y parte ng Kanyang katawan. Noong oras na nagpabautismo ka sa pangalan ng Lord Jesus Christ ay inari ka na Niya ng ganap. Noong sinabi mong Siya ang iyong Lord, ay nangako ka na sa Kanya na gagawin mo ang Kanyang mga pinapagawa. Ngayon, since katawan ka na ni Kristo, ay nararapat lang na walang pag-uusga sa iyo. Wala pa po tayo sa panahon ng pag-uusga. Nasa grace period pa po tayo kung saan ang Lord Jesus Christ bilang biyaya ng Diyos ang nag-ooperate sa ating paligid. Kaya responsibilidad natin na paalalahanan at ipinalangin ang mga kawawang taong sumasali sa mga satanismo o mga kulto o kaya ay hindi nila kinikilala ang Diyos sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ. Alalahanin natin na maging tayo man ay nasa estado rin noon na fallen state bago natin makilala ang Lord Jesus Christ. Fallen state na kung sakaling hindi natin nakilala, naintindihan at tinanggap ang Lord Jesus Christ, ay kasama rin tayo sa mga basurang maitatapon sa hindi namamatay na apoy ng impyerno. Ephesians chapter 4 verse 4. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na espiritu, at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Ngayon, kung totoong tayo ay naging katawan ni Kristo, ay ibig sabihin na kasing ugali din natin siya. Ang pag-uugali ng Lord ay dapat din sana nakakitaan sa Kanyang katawan. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili.
kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ito yung mga bunga na dapat ay kakikitaan sa isang tunay na namubuhay sa Espiritu. Nakita nyo rito na walang galit kundi ay pagmamahal, walang sumbat at hindi nagbibitiw ng sumpa. Sa halip ay panaykabutihan ang mga bagay na narito. Kaya ang tanong ngayon kapatid at kaibigan, nagagalit ka ba sa ginawa ng mga satanista sa Boston? Ayaw mo rin ba itong mangyari sa Pilipinas? Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin ng mga Kristiyano para maiwasan ang pagiging korap ng ating bansang Pilipinas? Ilagay mo lang ang iyong comment sa baba. Ngayon, kung ikaw namang nanonood ay isang atheist o nagbabalak na sumali sa kulto na tulad nito para makapamuhay sa laman, mag-isip-isip ka muna kaibigan. Isipin mo na ang buhay sa mundo ay aabot lang ng 70 to 80 years, samantalang ang mabubuhay sa langit at ang pagkasunog sa impyerno ay walang hanggan. Huwag ka nang dumagdag sa mga taong nakaabang na ng patutunguhan ay ang Lake of Fire. Hangkat hindi pa namamatay ang isang tao ay malaki pa rin ang kanyang pagkakataon para magsisi sa kanyang mga kasalanan. Kapag sinabi nating magsisi ay talikuran ang daan patungo sa kasalanan at puntahan ang daan patungo sa buhay. At ito ay walang iba kundi ang Lord Jesus Christ. Ito ang life of Christ na dapat gawin ng mga tao nang sa ganun ay mapunta sila sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos through Jesus Christ. Isaiah chapter 55 verses 6 to 7. Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaaawaan at patatawarin niya sila. Dalawa lang po ang naglalaban na puwersa sa mundong ito at espiritual na mundo, ang masama at ang mabuti. At isa lang ang pwede mong salihan. Hindi pwede ang nasa gitna dahil kapag nasa gitna ay automatic na hindi ito nagmumula sa panig ng Diyos. John chapter 6 verse 35. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. At para sa mga nais makitang walang hanggang buhay sa huli, ay tanggapin niyo po at kilalanin ang Lord Jesus Christ. Dahil siya ang pag-ibig ng Diyos Ama. Siya ang will of God. Siya ang word of God o utos ng Diyos. Siya ang Alpha at Omega. Siya ang Lord of Lords. Siya ang una at ang wakas. Siya lang ang tanging daan patungo sa Diyos at wala nang iba pa." John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko."